know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Hello guys, it's a wonderful morning. Basa ang kalsada, kaya dahan-dahan lang muna tayo sa takbo. Saka na tayo umataw pag maluwag na ang kalsada. Ngayong araw pala, tayo ay maglalakbay patungo sa Camarines Sur. Ating pupuntahan ang bayan ng Siruma. Dadaan tayo sa mga bypass road para iwas traffic sa mga bayan ng Quezon. Grabe pa naman ang traffic ngayon dun. Hindi muna tayo dadaan sa usual na route na pinadaanan ko papunta ng Bicol sa Tagawayan. At grabe ang kondisyon ng mga kalsada ngayon dun. Doon muna tayo iikot sa Daet. Time check guys, it's 5:25 in the morning. At nag-full tank na ako sa Shell C6 Taytay at almost 480 kilometers ang tatakbuhin natin. So, let's go. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best. Ang pagbiyahe sa motorsiklo ay isang kakaibang karanasan na nag-aalok ng kalayaan at pakikipagsapalaran. Sa pagdaan ng bawat kilometro, nararamdaman mo ang hangin sa iyong mukha at ang timbok ng makina sa ilalim. Ang motorsiklo ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi isang paraan ng pagtakas mula sa araw-araw na routine at stress na buhay sa lungsod. Marami sa tagmumotorsiklo ang nagsasabing sila ay mas malapit sa kalikasan at may mas connection sa kanilang paligid habang nasa biyahe. Kapag naglakbay ka sa mga rural na lugar gamit ang motorsiklo, makikita mo ang mga tanawin na hindi mo madalas makita sa lungsod. Malawak na bukirin, tahimik na mga baryo, at sariwang hangin ay ilan lamang sa mga benepisyo ng pagbiyahe sa kanayunan. Mas konti rin ang mga sasakyan dito, kaya mas ligtas at mas kalmado ang iyong paglalakbay. Ang mga kalsada sa rural na lugar ay madalas na may mas magandang tanawin at mas konting traffic na nagiging sanhi ng mas magaan at mas masayang pagmamaneho. Mababang biyahe pa to. Guys.
maraming mga kasada dito ang tahimik at madalas ay dumadaan sa mga bukurin at kabundukan na nagbibigay ng napakamamanghang tanawin sa bawat biyahe. Ang mga tanawin mula sa tuktok ng bundok ay talaga namang nakamamangha at sulit na sulit ang pagod sa pag-akyat. Ang pagmumotor ay isang karanasang hindi malilimutan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na makatakas mula sa ingay at polusyon ng lungsod at makaranas ng tahimik at mapayapang kapaligiran. Pagbiyahe sa motorsiklo sa lungsod ay isang malaking hamon dahil sa matinding trapiko. Ang mga pangunahing kalsada ay palaging puno ng mga sasakyan. Madalas, may mga aksidente at roadblocks na nagdudulot ng karagdagang stress. Habang papalapit ka sa bayan, makikita mo ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa mga bukurin patungo sa mga baybayin. Ang sariwang hangin at ang amoy ng dagat ay magbibigay ng kakaibang sigla sa iyong pagbiyahe. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here. Weather. Let's get lost together. If we don't, I know that I won't even last. Traffic sa siyudad ay isang malaking sularin na nakakaapekto sa kalusugan at kaligayahan ng maraming tao. Ang polusyon sa hangin na dulot ng mga sasakyan, ang ingay, at ang stress na dala ng traffic ay ilan lang sa mga pangunahing sanhi ng mga problema sa kalusugan. Not so far from here, so let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. Sa uli, ang pagbiyahe sa motorsiklo maging sa rural na lugar man ay nagbibigay ng kakaibang kaligayahan at pakiramdam ng kalayaan. Let's go disappear. Ito ay isang paraan upang makapagpahinga at mag-enjoy sa kalikasan. Habang sa lungsod naman, ito ay isang solusyon upang mabawasan ang stress at papabilis ang biyahe. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year.